Nagme-makeup yan! Tay! Ayan ang bagay sa'yo! Eh bakit ka kasi nagme-makeup? Kalalaking tao yung nagme-makeup! Ano ka bakla? Mabuti naman at napagbigyan tayo nitong si Michael na makainuman ngayon. Oo nga. Kasi dami-dami ng chicks dito sa lugar natin, eh wala itong oras sa atin. Kasalanan ko ba sila yung lapit na lapit sa akin? Alam mo bang matagala? Talaga ba? May gusto kasi akong sabihin sa'yo matagal na eh. Ano? May gusto ako sa'yo. Hi, Michael! Sino na naman yung babaeng kasama mo, ha? Sabi mo, nakaraan ako yung gusto mo, di ba? Uy! Ano ikaw? Ako lang inilalandi niya nung nakaraan. Sabi pa nga na, gusto na akong pakasalan. Ako yung gusto ni Michael ngayon, okay? Marami po ako nakakasamang babae. Pero may sikreto po talaga ako na hindi nila alam. Ganda! Ang ganda! Tol, bakit? Tol, kumusta? Matagal ko nang ramdam kung ano ka talaga. Okay? Sige, nasutin mo na yung bagay sa yan. Sila nanay, tatay. Tama na! Hindi nga po ako lalaki! Hindi nyo ako kahit tanggapin. Mas mabuti nang lumayas na ako sa bahay! Nay? Nay! 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 Nay, kamusta po pakiramdam niyo? Maayos-ayos naman, nak. Oh, bakit nandito ka pa? Kala ko ba lalayasan mo na kami? Kahit ano namang paggawain natin, Nay, hindi naman mababago siguro yung katotohanan na magulang ko kayo, anak niyo ako. Gusto ko, pagtanda niyo, ako pa rin mag-aalaga sa inyo, Nay. Pasensya na, Nay, ah. Di ko kaya panindigan yung gusto niyong maging ako. Maton, barako, lalaking lalaki, babaero. Sana huwag mong isipin na sinasaktan kita dahil gusto ko lang. Ayoko kasi dumating yung panahon na pagtampulan ka ng tukso. Ayaw namin ang nanay mo na mapahiya ka. Pero sa kagustuhan namin ng nanay mo na maging lalaki ka, nalimutan namin na meron kang pang sariling kasayahan. Kaya I'm sorry. Ayaw ko lang mapasama ka. Dahil kami mismo ng nanay mong unang masasaktan. Nangyari yun. Ako din, anak. Ha? Patawarin mo ako. Kasi ako dapat unang nakakaunawa sa'yo eh. Ina mo ako. Dapat nararamdaman ko kung anong nararamdaman mo. Ang
tama ka eh. Walang ibang may karapatan dyan sa buhay mo. Hindi kami. At lalong hindi ibang tao. Ikaw lang. Kaya... nagpasya kami ng tatay mo. Nasimula ngayon. Hayaan kaya naming mabuhay. Nakaayon sa gusto mo. Mahal na mahal ko po kayo. Napakahalaga po na matanggap ako ng magulang ko. Gusto ko maging masaya. Sinabi ko po nun sa father ko na, sabi ko, Papa, ano, alam mo naman bata pa lang, palakembot na ako, ganyan, may pagkabeki na ako. Sana kung ano ako, tanggapin niyo na lang ako bilang isang anak ko. Sa pagyakap ni Michael sa tunay niyang pagkatao, ay hindi siya nakaligtas sa pangmamata at pangmamaliit ng kanyang kapwa. Tuloy mo ang sasakay, ate. Hi. Sahi, ate. Pre, di ba yun yung anak kay Pidel? Ano nangyari? Bakit biglang bumigay? Ala, naging binabay. Bakla pala. Yan, yeah, yan mo yan. Sige na. Baka mo na lang ako mangisda. Tapos, magluluto kita. Ha? Salamat, ha. Tulungan mo na rin ako sa online selling ko. Siyempre, yun na lang din ginagawa ko para makatulong kina nani at tatay. Oo naman. Bili tayo, kwek-kwek. Kaya sa kwek-kwek, kaya? Ang piso lang. Piso lang. Michael? Ikaw ba yan? Ba't ganyan yung tsura mo? Bakla ka? Kaya mo pala ako iniwan. Ang kapal ng mukha mo. Manluloko ka. Magsalita. Huwag kang makikisali. Magsalita ka, ano? Wala kang sasabihin sa akin? Ano? Parang kaya lang ito. Janice, Aliana. O, ayan. Bakla. Bakla si Michael. Ano ibig sabihin nito? Tsaka, ba't kaya yung tsura mo? Iyak ka naman. Lintik nga naman. Eh, yung pinag-aagawan pala nating lalaki, bakla eh. Janice, Aliana, sorry sa inyo ah. Sana maintindihan niyo. Pero ngayon, nandaan na akong panindigan na si Jimboy talaga ang mahal ko. Parang kanina, pinag-aawayan namin magkapit-bahay kung sino ang karapat-dapat mong panugutan. Tapos ganyan ka? Panugutan? Anong ibig mong sabihin? Buntis kaming dalawa. Parehong ikaw yung ama. Pero alam mo, kung ganito magiging tatay ng magiging anak ko. Kasi piniin ko pa ata na palakihin ko ito mag-isa eh. Ano, ganyan yung tatay? Sagat ay nanay? Kaya naman? Huwag naman ganun. Parang feeling ko na takot ba ako o masaya? Parang halo po yung nararamdaman ko kasi magiging tatay ako na ganito yung itsura ko, ganyan. Tapos magiging ama ba ako na tatanggapin ba ako ng anak ko na Becky ako ganyan. Hindi ka mag-alala. Kahit ano ka pa anak, ikaw ang ama ng mga batang yun. Kaya may karapatan ka sa kanila, ha? Kaya nga, naitulungan mo kong kubinsihin sila na kaya ko naman humagsustento sa mga magiging anak ko eh. Hello po. Magtatanong lang po, nandiyan po ba si Janice? Umalis na po sila dito, buong pamilya niya. Lumipat na daw po ng bahay.
Nagsabi po ba sa inyo kung saan daw po? Hindi eh. Pero nagmamadaling umalis. Pero narinig ko, buntis daw yung babae. Kaya umiiwas sila sa chismis. Sige, salamat po. Paano yun na eh? Tuloy ka dito. Oy, lalaki! Este, bakla pala! Alam mo bang nabuntis mo tong anak ko, ha? Kapal din ang mukha mo magpakita dito, no? Luz, sa totoo lang, ay, papunta talaga kami sa inyo. Para nga malaman namin kung paano kami makakatulong sa pagbubuntis ni Aliana. Ah, tulong! ganito na lang. Bakit hindi na lang kaya magpakalalaki ang anak mo at panagutan itong anak ko? Pasensya na ho kayo ah. Kaya ko pong sustentuhan yung magiging anak ko. Pero hindi ko po kayang gawin yung gusto niyong gawin ko. Kaya hindi ko na po kayang bumalik sa kasinungalingan. Ah, ganon. Pwes, di bali na lang maging disgrasyada tong anak ko. Kesa naman ganyan ang itsura na magiging ama na magiging apo ko. Hindi kanya kikilalanin. Tandaan mo yan! Nay, ha? Kalma ka na. Teka, sandali, Lusa. Sumusobra ka na eh. Pasalamat ka nga eh na nagkukusa pa kaming pumunta rito para akuin ang responsibilidad ng anak ko sa anak mo. Tapos ikaw pa ito nagmamalaki? Eh, yung ibang lalaki nga dyan eh. Tinatakbuhan na kapag nabuntis na nila. Pero itong anak ko, ha? Na sinasabi mo ganito ang itsura, eh handa siyang harapin ang obligasyon niya sa anak mo. Niyabang din ito. Wala akong pake. Eh baka nga mahawaan pa niyang anak mo yung magiging apo ko eh. Baka maging baklang tulad niyan. Ay nakalakalaka, hindi ako papayag. Baklang to. Mas sumusobra ka na talaga ha? Ako pa sumusobra talaga? Yung pagkataon ng anak ko, hindi sakit yan ha? Pero yung panguhusga mo, yan ang nakakahawa. Sa ibang araw. Sobra na kasi! Okay lang po ba kayo? Tama ka! Ay, gagod ka lang ha! Tapos sa'yo ha! Alis ka na! Please! Ayun pa, mayabang! Halika na. Nay! Nay! Okay ka lang po? Nay! Nay! Hinga malalim, Nay! 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 Pumasok na tayo. Hayaan mo na sila. Tulong! Tulong! Nay! Nay! Ilang buwan na simula nung nawala ka. Maraming salamat sa lahat, Nay. Pinapangako ko na susundin ko lahat ng mga bilin mo sa akin. Pinapangako ko na magiging mabuting ama ako sa kanila. Mahal na mahal kita na eh. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kasama mo ako sa lahat ng laban mo, okay? Hindi kita iiwan. Hindi kita papabayaan, okay? Isipin mo lagi yan, ha? Okay? Okay. Nanak, sigurado bang sasama ka sa pangingisda? Oo naman po, Tay. Sayang din po yung kita, eh. Pagdagdag din sa gastos. Sige. Dali ka. Huwag mo ito. Kahit pa mahirap itong dinaranan, magpapatuloy. Mas lalo pong tumibay yung pagmamahal ko yung kay Papa kasi si Papa na lang po yung natira sa akin. Parang tinanggap niya talaga ako ng buo na ito na yung anak ko. Alam kong ito na rin yung makakatulong sa akin. Ganun po minsan nasa isip ni Papa.
Kaya hanggang ngayon, lagi siyang nakasuporta din sa akin. Hi, Mama! So, ayan, oh, i-check out niyo na. Comment your green. Oh, sobrang ganda niyan. Oh, oh. Oh, kitang-kita niyo lahat 'yan. Oh, sobrang high quality kaya i-mind niyo na. Oh, baka maunahan pa kayo diyan. Oh. Tapos ito naman pong sumunod yung pag-online ko po. Yung mga damit na binigay sa akin ng tita ko, ino-online ko po siya. Tapos minsan hindi lang po din damit, mga utensils, mga gamit. Kaya po nagkakaroon po ako ng extra income. Lahat. Bukas po ulit ha. Oh. Manood po kayo na aking live. Ayan. Bye-bye! Ay, okay na siguro yun. No, pahinga ka naman, love. Kailangan mo na ng lambing, kulang ka na sa lambing. Pahinga ka na po na. Sige na na, love. Tara. Diba? Dami naman na tayong kinita ngayon. Kailangan ko pong tumodo ng kayod para po masuportahan ko po yung anak ko. Hanggat kaya ko po, gagawin ko po yung lahat para po maging totoong tatay sa mga anak ko. Kasi po, alam ko po darating po yung araw na magkikita at makakasama ko po sila. Ayan na! Michael, ang ginagawa mo dito? Gusto ko lang naman sana bisitahin ka at makita ang anak ko. Ah! Namili ako ng mga gamit, oh, para kay baby. May konting pera na rin dyan para kahit papaano makatulong ako. Ayan, anak. Pares yun ng mga anak ni Michael, yung bata eh. Baka tanggapin mo na. Hoy! Ano yan naman ginagawa niyo dito? Aling Luz, gusto ko lang po sana makita yung anak ko. Wow! Anak? Hoy, wala ka ng anak. Simula naman sa pinili mo magpakabakla. Grabe naman ho kayo magsalita, Aling Luz. Nagmamagandang loob lang po si Michael. Hoy, ikaw tumahimik ka ha. Kasalanan mo to eh. Inagawa mo na magiging tatay yung apo ko. Ha? Kaya pwes, magsama kayo hanggang impyerno! Hayaan mo na sila, hayaan mo na sila. Luz, sobra ka naman magsalita. Kung turingin mo naman ang anak ko, parang hindi tao eh. Ano ka ba naman? Eh, may karapatan din naman si Michael dyan. Tsaka ako, apo ko rin naman yan eh. Sa batas, eh, may karapatan ang anak ko. Gusto mo yata, magka-demandahan pa tayo. Oh, pwede, sige! Magdemanda kayo! Tay, ako na po bahala, tay. Aling Luz, kahit tanggapin niyo na lang po itong mga binili kong gamit para sa anak ko. May konting pera na rin po dyan. Eto? Ano ba ito mga to, ha? Ha? Hindi namin kailangan yan, ha? Hindi namin kailangan yan! Kaya magsilayas na kayo kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng pulis para ipahuli kayo! Hmm? Akala nyo, madadala nyo kami dyan? Michael, umalis ka na lang. Please, umalis ka na. Huwag ka na magpakita. Yan, yan! Ayan pa! Halika ka rito! Ayan na! Yung nararamdaman ko po noon, parang inilalayo sa akin yung mga anak ko ng dati kong mga naging lobya. Parang inahati po nila yung katawan ko, parang inilalayo nila sa akin yung sarili kong dugo at laman. Kaya masakit po sobra. Ilang taon na rin walang komunikasyon si Michael sa kanyang mga anak. Tuluyan na raw pinutol ng mga ina nila ang lahat ng ugnayan. 2020, mga kalatian ng ganun, mga kalatian ng taon, hindi na kami nag-uusap. Tapos parang nakablock na ako sa lahat ng mga accounts niya, kahit sa social media, hindi ko na talaga sila makontak. Nagtanong po ako noon, tapos parang sabi nung pinsan niya na galit pa rin daw sa akin yung dati kong asawa. Sa pagtulong sa kanyang ama, ginugugol ni Michael ang kanyang oras sa ngayon. Mas kailangan daw siya ng kanyang ama ngayon dahil sa pangungulila niya sa pagpanaw ng ina ni Michael. Parang naging relasyon namin ngayon ng tatay ko simula nung nawala si mama. Parang mas naging close kami. Ako na lang yung lagi niyang nakakaramay, nakakakampi, ganyan. Kasi medyo matanda na rin kasi si papa ko.
sa pagyakap ni Michael sa totoo niyang pagkatao. Naging matapang na rin siya sa pagharap sa mga diskriminasyon ng mga tao. Kaysa po intindihan namin yung nang-insulto sa amin, mas maganda magtrabaho na lang kami. Wala pong masama sa pagiging bading. As long as nakakatulong naman po ako sa papa ko, tas sa pamilya ko. Nagsisimula pa nga lang ang magagandang kaganapan sa buhay ni Michael. Kaya naman sasabayan na ito ng wish ko lang upang mas lalong maging maligaya ang ating bida. Sa'yo na Michael ang mga negosyo package na ito pandagdag sa iyong mga racket. Maraming items dyan ang pwedeng-pwede mong ibenta sa iyong live selling. Makakapag-upgrade na rin siya ng kanyang online selling business dahil sa bagong mobile phone na ito. Thank you po. May uuwi na rin niya ang bigasan sari-sari store showcase na ito. Thank you po. Maraming salamat po sa wish ko lang. May pahabol pa ang mga kaibigan natin mula sa TESDA. Malugod naming pinagkakaloob sa iyo ang certificate na ito bilang patunay na ikaw ay handa naming i-train when it comes to skills sa pagdating sa refrigeration and air conditioning na in demand ngayon sa ating syudad ng Nabotas. Isa po ito sa pangarap ko na makapag-aral ulit. Ano po kasi, ano, natigil lang po kasi yung pag-aaral ko nung nawala si Ma'am. Kasi po si Mama lang yung ano po, inspiration ko po sa pag-aaral. Tanggapin mo rin ang Wish Ko Lang Savings, munting tulong mula sa aming programa. Maraming salamat po. Tuwa lang po talaga ako. Thank you po. Deserve din ni Michael ang isang salon pampering experience para naman makapag-relax at makapagpahinga. Para naman mabigyan na ng kasagutan ang tanong ni Michael tungkol sa kanyang mga anak, ay pinakausap namin siya sa isang attorney upang masabi sa kanya ang mga karapatan niya bilang isang ama. Pwede siyang dumulog sa barangay para yung barangay yung gumawa ng hakbang na ipatawag yung magulang or yung asawa niya dati para mabigyan sila ng chance na makapag-usap. Kasi kahit naman hindi na sila okay o wala na silang pagmamahal, hindi natin maiaalis na siya pa rin yung ama at meron siyang natural right at meron din siyang responsibilidad at obligasyon. Walang sino man yung pwedeng magkait sa kanya. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hangkat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.